March 10 na rin. Alright, so kumpleto na po kayo lahat. Okay, so by the way po, nagpabook po kayo sa club po, tama po. So you choose the grassland. So by the way, yung grassland po is approximately 20 minutes to 30 minutes po, depending on your driving performance po. So yung pinili nyo po is one of our shortest trails po yan. So dito po siya sa Congo Trail. So by the way, we have 8 trails and not happy to the dalawa. So we have 3 other trails. And we have 4 shortcuts. So, tinatawag po namin na Skydrive, Kampu Trail, combination po ng grassland, snake, forest, and cactus trail. So, 9 minutes po siya. So, apat na po yung pupuntahan sa loob po ng isang oras po. So, pero depende pa rin naman po yun sa pagdadrive po. Wala po kami sa oras. Okay, so, by the way, papakita ko sa inyo mga videos na dadaanan niyo po going to grassland. And in case po na mabitin kayo, you can upgrade po yung trail niyo po. Okay, so by the way, this one is the Skydrive Combo. So by the way, inclusive na po yung trail guide at the same time with your photographer po. So you will adjust one yung camera to your trail guide. And then may mga other photographers na po kami na picture and then you can avail it for your souvenir. Okay, so after naman po ng orientation natin, magkaroon po tayo ng practice po. So we have the wide practice area po sa baba. So if yung mga dadaanan nyo po, it's fully off-road, so madami kayo mga batong ma-encounter na galing po yun sa mayang volcano. So mag-proceed kayo several times po ng water going to grassland. So mababaw lang naman po yung tubig. Kung ayaw nyo po mabasa, dahan-dahan lang po kayo sa pagdadaan. Okay, so ipunta na po yun ang grassland. And may mga stopover ng pictures and videos po. And so hanggang dyan po yung grassland, and then babalik na po kayo. Okay, so if mabitin kayo, you can try the snake trail. So yung snake trail po is liko-liko yun kaya tinawag po namin na snake trail po. Then ahead of that, we'll proceed po yun ng forest. So dyan po is more on pine trees. So yun po yung may pinakamagandang view po dyan kasi more on pine trees po siya. So kadalasan po ng mga flowers, artists, yun po sila nag-shoot po sa forest trail. So maganda din po kasi yan sa picture po. So yung forest trail is approximately 40 minutes. Depending on your driving performance din po. So medyo mahaba-haba po yung forest trail. Mga punong, mapresto, hindi siya kaalam sa inyo. So when you go back, ito na po yung dadaanan nyo. So this one is the Kasawa Trail if you use this one. So dito is into rocks and waters po and the rivers. Yung commercial lahat na po yung nasa mga. So mag-highlight po yung dadaanan. Then may mga long trail naman po kami. So yun po yung mga nasa paana ng mayon volcano. And then we have nasa half na po ng mayon dito, which is the 2018 lava trail. So ito po yung recently lang po na binuga ng mayon during 2018 eruption po. So ito po yun. Mataas nga na? Yes po, nasa half na po siya. And so inaabot po. Yes po, inaabot po ito ng 3 to 4 hours. Bakit hurt na po yun? So ito po yung trail na po. Ano po? So ito po yung final destination ng 2018. Then ito yung dinaanan ng mga lava, pinag-block po yan. Yan lang po yung recent view. So we have another long trail. This one is the black lava. So ito po yung pinaka-famous po sa Aljal po. So this one is 2006 lava po. So ito ay para po siyang budong na lava. Nililakad po pa lang. So tracking po kayo going up here. Kaya po na. So, kung gusto niyo po talaga makakita ng mga solid rocks po, you can choose the 2006 black lava. So, may tip tayo din po dito. This option na naman po is yung mga tayo. So, 300 meters po yung pababa po. Ayun yung maglakad po dito. So, yung location po ng black lava is nasa paanan po siya ng mayroon dito. Okay, so, ito yung mga long trails namin. By the way, stick na po kayo sa grassland. Alright, so by the way, please watch this safety orientation. Then after this, you can grab your helmets na po. Okay, thank you po.
Tama. Start na tayo. Lagay ko muna sa forward, ma'am. Okay.